Ang kwentong ito ay nagmula kay Sanadu Icy na pinamagatang Adobong Atay. This story is about my grandfather's experience. So si tatay, lolo ko, inaya siya at ng mga kasamahan niya ng isa sa mga supplier nila sa pinagtatrabahuan niya noon dahil kasal daw ng pamangkin nito at doon na lang daw sila magtanghalian. So sumama sila. Bale, may sariling sasakyan yung supplier nila at meron din sila. Di naman kalayuan yung lugar nila at dumating na sila doon at yung bahay eh malapit sa dagat. Pagdating nila, nagtaka si tatay bakit daw walang bisita. So sinalubong sila ng tatay nung ikinasal na babae at sabi, "Naku, wala kaming handa. Wala din naman kasi kaming bisita eh. Di ko alam na dadalhin pala kayo dito ng pinsan ko." So medyo na-disappoint si tatay at mga kasamahan niya dahil gutom na sila. "Hayaan nyo, pagluluto ko na lang kayo ng adobong atay," dagdag pa nito. So habang nagluluto yung matanda naihi si tatay kaya pumunta siya sa may likod bahay at may kubo doon at balon. Medyo malayo ito sa bahay ng matanda at doon naihi si tatay. Napatingin si tatay sa may kubo at kitang-kita talaga ng dalawang mata niya na may isang pares ng paa na nakasabit dun sa kubo. Paa ito ng bata. Dahil maliit kaya kinabahan si tatay tapos pagtingin niya sa balon, hindi tubig ang laman nito, kundi mga lamang loob at malansa ang amoy nito. Hindi na natakot si tatay dahil sanay na siya sa mga ganong karanasan. Kaya agad siyang umalis doon at bumalik sa mga kasamahan niya at di siya nagpahalata na may kakaiba. Maya-maya, naluto na yung pagkain at pinakain na sila nung matanda pero si tatay hindi na kumain. Dahil alam niyang hindi lang basta atay yun. Malamang atay yun ng tao kaya dinahilan niya na lang na busog pa siya para di siya mahalata ng pamilya. Samantalang yung mga kasamahan niya sarap na sarap sa pagkain. Pagkatapos kumain, sabi sa kanya ng isa niyang kasama, "Pre, hindi ka kumain. Ang sarap-sarap pa naman ng atay." Tinawanan ni tatay yung kasama niya at sinabing, "Masarap siguro yung atay ng tao." So nagtaka ang mga kasamahan niya sa sinabi niya. Pauwi na sila at habang nasa biyahe ay suka ng suka ang mga kasamahan niya. At dun niya kunento ang mga nakita niya. Naniwala naman ang mga ito dahil usong-uso talaga ang mga aswang nung panahon na yun. Kaya buti na lang at di siya nakakain. Hindi na sila bumalik doon at di na nila pinansin yung supplier nila matapos nun. Hanggang dito na lang, salamat sa pakikinig.